Good morning! This is Mami Shirley from Ang Sarap Grabe. Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng super sarap na palitaw with yema toppings. Ay, yema fillings pala. So sa pan, pinagsama-sama ko lang yung mga ingredients na naka-off muna yung ating stove. Haluin lang ito at kapag nag-bulbla na, ay i-turn na natin ang ating apoy into medium heat. Patuloy lang natin itong haluin hanggang sa mag-thicken ng ating yema mixture. Kapag ganito nakalapot ang ating mixture, ay ilagay na natin ang ating butter. Haluin lang ito at kapag nag-well-blend na ang butter at ang mixture, ay patayin na natin ang apoy. At alam ko na marami na magtatanong sa inyo na, Mami Shirley, bakit hindi mo inuna na tunawin ang butter tsaka mo ilagay yung mga iba pang mga ingredients? Yes, kasi hinuli ko talaga ito para mas maging creamy at mas malasa pa ang ating yema. Kasi kapag ito inuuna, kadalasan nasusunog natin yung ating butter at nakaka-apekto ito sa panlasa ng ating yema. At right after natin ito ma-mix, ay ilagay natin ito sa bowl na may butter para maiwasan ito manikit kapag ito'y lumamig na at super sticky na ito. Ito ay super init, kaya mag-ingat at kailangan talaga na i-cool down natin ito for at least 2 hours. At ito naman guys, hinahanda ko lang yung ating lalagyanan kasi nga sa super sticky nila ng yema at yung mamaya yung galapong ay meron ako ditong banana leaf at nilagyan ko lang ito ng coconut oil. Kung wala naman kayong banana leaf, okay lang yan kahit anong gamitin ninyo. Para papadali yung ating paggawa mamaya ay nag-scoop na ako dito ng yema at ginamit ko dito ay 1/2 tablespoon ng kada isang scoop. Pinahiran ko rin ito ng coconut oil para iwas dikit. At para naman sa ating rice cake ay naglagay muna ako dito ng panamantala ng 1 cup na glutinous rice flour. Naglagay lang ako dito ng konting asin at paunti-unti ang tubig. Dito guys sa tubig ay naglagay, pwede tayo maglagay ng 1/3 cup to 1/2 cup ng water. Pero dahan-dahan lang para makuha natin yung consistency na hinahanap natin para sa palitaw na hindi dapat ito sticky at hindi din dapat ito matigas. Itong ating rice cake na galapong guys ay pwede nyo itong doblehen, triplehen or 6 times or pang 1 kilo kasi yung ginawa nating yema filling kanina ay medyo marami. So since na konti lang yung aming miyembro ng pamilya ay 1 cup lang yung aking ginawa at sa sosobra naman ng yema filling ay pwede ito ilagay sa freezer. Ito guys ay optional lang, gumamit ako dito ng food color na powdered form at kung gusto nyo gumamit ng ube essence ay okay lang naman din. Pantay ang sukat ng ating palitaw ay gumamit ako dito ng 2 tablespoon ng pang-scoop at eksakto nakagawa tayo dito ng 6 na piraso. Got something.
sinabi ko sa inyo kanina na medyo marami talaga yung nagawa nating yema filling, ayan. So, pwede nyo siyang ilagay sa freezer or pwede nyo rin siyang gawin sa kahit ano pang recipe na pwede nyo ipalaman. So, bago natin ito isa lang, ay make sure na kumukulo na yung ating tubig over medium heat at kapag ito ay lumutang na o lumitaw, it means na ito ay luto na. At para naman sa sansawa ng ating palitaw with yema filling, meron ako dito ng desiccated coconut. At alam ko na may magtatanong sa inyo na, Mami Shirley, pa pwede bang yog? Oo naman, pwedeng-pwede. Mas masarap nga yun eh. Lagyan lang ito ng sesame seed na roasted at ng konting asukal. And now it's done, our palitaw with yema fillings. Okay guys, wala na tayong patumpido pa. Tikman na natin itong ating palitaw yema. Excited na ba kayo? Ako super. Tingin na pa ako gutom. Tingin pa tayo. Wala po munang coconut dipping coating natin. Oh, sarap! Unbelievable! Siyempre, dito mawawala at pinaka-favorite ko sa lahat. Kain pa tayo. Grabe ka. Makulit niya ating dalapong. Makulit pa yung yema. Ang sarap. Okay. Sige na. Baka marami pa akong makain. Thank you guys sa pagsabay-bay sa ating video. Kung meron kayong request, paki-comment na sa comment box section. Bye po. Kulay pa. Bye. Ayun po guys. Be safe, be healthy, and be happy. Bye guys. Bye.